Huli ni President Bongbong Marcos ang mga palyadong proyekto ng reclamation sa Manila Bay at inutusan na niya na isuspindi ang mga palyadong reclamation na to, no, projects. Pag-usapan natin ito mayamayang konti lamang, no? Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede-pwede na po ay magpadala ng iyong mga remittances dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Pagka-download nyo po ng app ay mag-register po kayo dyan at ilagay yung bank account details. At pwede-pwede na po kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit! Kaya yan mga kotsero, no? Gamitin na po ang Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Okay sa alright. Oh, ayan mga kotsero. Eto na nga. Nahuli. Huli. Nahuli. Huling-huli ni Presidente Bongbong Marcos yung mga questionable na proyekto ng reclamation sa Manila Bay. Okay, ito yung balita tungkol dyan. Mapakita ko sa inyo yung balita. Ayan. So, PBBM suspends reclamation projects in Manila Bay. Only one reviewed project is okay. Isa lang. Actually, marami ho yan, mga Ojero. No? If I'm not mistaken, meron lampas 20, eh. 20 or 30 yata. Yung mga reclamation projects dyan sa Manila Bay. Napakarami, mga Ojero. Pero isa lang ang pinayagan sa ngayon dahil may mga aberya yung iba, yung mga ibang proyekto. No? Panoorin natin yung balita ng News 5 tungkol dyan para mas inform tayo dun sa mga ganap. Okay, panoorin natin to. Lahat ng reclamation projects sa Manila Bay, pinare-review pa muna kasi ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Suspended lahat. Under review. Ang lahat ng reclamation. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nang nagsabi itigil muna ang pagtatambak ng lupa sa Manila Bay. Isang reclamation project lang ang pinayagan niyang magpatuloy pero di na niya ito idinetalye pa. Yung isa lang ang natuloy dahil na-review na. Alin kaya doon? No? Maraming problema. Maraming kaming nakita na hindi masyadong magandang patakbo. Ang suspensyon ay kasunod ng mga reklamong ang mga reclamation project ang sanhi ng pagbaha sa malaking bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Aminado si PBBM na tila may kapabayaan sa mga proyektong ito, kaya iniutos ng Pangulo na magkaroon ng Environmental Impact Assessment ang Department of Environment and Natural Resources. Sabi pa ng Pangulo, maging siya nagulat na halos wala ng dagat sa ilang bahagi ng Manila Bay. Halos wala ng dagat. Sa Bulibad, wala na yung dagat eh. Mawawala yung dagat. Parang hindi... I'm sorry, I didn't want to interrupt. Kanina, personal na sinilip ng News 5 ang mga proyekto sa Manila Bay. Kung makikita ninyo sa aking likuran, tila tuloy-tuloy pa rin ang pagtatambak ng lupa at buhangin ng mga malalaking barko na yan sa Manila Bay na sakop ng lungsod ng Pasay. Pero giit ng Philippine Reclamation Authority, wala pa silang opisyal na kopya ng dokumento na nagpapatigil sa mga reclamation projects sa Manila Bay. Maging ang proyekto na exempted sa utos ng Pangulo, inaalam pa raw nila. We're coordinating with them about the presidential directive. They would be waiting lang din for a written directive din. Isa sa mahigit 20 reclamation projects sa Manila Bay ang Manila Waterfront City na higit 300 hektarya ang lawak. 2022 nang magsimula ang pagtatambak sa bagong isla na idudugtong sa Calao Avenue at Padre Burgos Avenue sa Maynila. Dalawang tulay raw ang balak itayo sa lupa na sakop ng Quirino Grandstand na katapat naman ng luneta. Kaya ang National Parks and Development Committee na nangangasiwa sa mga heritage site, nangangamba na kapag hindi na bago ang planong tulay, posibleng madagdagan ang mga photobomber sa luneta. Medyo nagulat kami kung bakit doon yung talaga concern din. Kasi kung gagawin siyang road, mababawasan talaga yung size ng Rizal Park. Medyo magiging eyesore din kasi siya sa gilid. Paglilinaw ng NPDC, maganda ang proyekto. Pero malaki raw ang epekto nito sa trapiko, pagbaha at maging kaligtasan ng parkgoers. Imbis na tulay raw ang itayo, panukala ng ahensya. So parang we wanted to talk to them na baka pwedeng underground tunnel na lang para walang ma-affect dun sa mga existing namin na structures.
Natalakay rin kanina ng Public Works Committee hearing sa Senado ang mga reclamation project. Banat na Senador Raffy Tulfo, tila kendi kung ipamahagi ang mga permit sa pagtatambak ng lupa at buhangin sa Manila Bay. Hindi tuloy maiwasan ni Tulfo na magduda. Tanong niya sa DEA News 5 at PRA, magkano ang halaga ng pagpapapermit? Wala pang tugon dyan ang DNR pero sagot ng PRA. Yung sinasabi siguro na parang candy na pinabibigay because of the numbers. Marami kasi. They were given 2 years or 24 months and up to 30 months just to comply with these requirements. Nagbabalita mula sa frontline, Zero. It's medyo weird sa akin na walang environmental impact assessment na ano ha. Kasi usually may sinasubmit muna yan sa DepEd, sa DENR eh, bago bigyan ng ano, permit. Yun, pagkakaintindi ko lang yun ha, kasi ang alam ko kailangan ng environmental impact assessment bago mag-reclaim ng lupa. Anong dagat para reclaim ng lupa? Bago mag-reclaim ng dagat. It's just off the top of my head lang yan ha, hindi yan official. But I could be wrong. Pero yun ang pagkakaalam ko. So it's weird na ano na inutusan pa ni presidente na gumawa ng environmental impact assessment ang DENR. Kasi alam ko talaga requirement 'yan eh sa pagsasubmit ng application ng permit. So that's so interesting, no? For me. Pero yun nga sinabi ni presidente, ang lumalabas ngayon eh under review. Isa lang eh, more than 20 yung reclamation projects, isa lang ang pinayagan dahil nakalusot na raw sa review. Yun ang sinabi ni presidente. Ayun, wala na nga yung Rojas Boulevard, wala na yung dagat, mawawala yung dagat. Actually, ito yung itsura niya, no? Ando na yung dagat, ayun, no? Layo na. Matatakpan na ng mga building yan. For sure. Also, hindi lang yan ang naging issue, nagkaroon din ng issue sa contractor na nagko-conduct ng reclamation, sa totoo lang. Okay, gustong paimbestigahan yan ni Congressman Erwin Tulfo. Si Kong Erwin Tulfo ang gusto magpaimbestigahan niya. No? Probe sought on Chinese firms' involvement in Manila Bay Reclamation Project. Diba? Naging issue pa ngayon tong what do you call this? Yung contractor. Sabi ni Congressman Erwin Tulfo, called for a congressional investigation. Imbestigahan daw yung ganap na yan. Kasi yung contractor nila Gatchalian and the father of Senator Win Gatchalian sa 318-hectare Manila Bay Reclamation Project is a Chinese construction firm. Ang problema pa dyan, mga kutsero, hindi lang yan ang issue. Ang issue dyan ay nagsalita ang US Embassy na ito daw nga CCCC ay parent company ng China First Highway Engineering Corporation. Na itong China First Highway Engineering Corporation, sila yung gumagawa ng ano, ng what do you call this? Ng reclamation. Expert dyan ang mga Chinese. Spratly nga, nagawa nila ng lupa eh. Spratly. Walang lupa doon, pero nagawa nila ng isla. But anyway, ayun na nga. Si China First Highway Engineering Corporation, ang parent company niyan ay si CCC. Sila daw ay na-flag o na-red flag ng World Bank at Asian Development Bank for engaging in fraudulent business practices and was also blacklisted by Washington in 2020 for helping build artificial islands in the West Philippine Sea, destroying hectares of coral reefs. Ayan ang habang sinasabi natin, mga kutsero. Ayan ang habang sinasabi natin. Ba't ba kasi di ko kinuha yung contractor? Alam nyo, isa pang problema dito. Ito, sinabi rin ni ano, ni Congressman Tulfo, no? The question is there an agency checking if these foreign ships docked in Manila Bay now are legitimate dredging vessels or maybe these are militia vessels from the West Philippine Sea?
Alam niyo naman, medyo hot button topic ngayon ng West Philippine Sea. He said, adding the crew of the Chinese firm could be engaged in espionage amid China's aggression in the West Philippine Sea. Tay tayo dyan, Min. Medyo delicates to. Medyo delicates. Sabi ni Congressman Erwin Tulfo. Due to national security concerns brought about by the involvement of the China Communications Construction Company or CCCC. Ayan ang abang sinasabi natin. So hindi lang ho yung hindi lang ho issue yung pag-hukay. Issue rin po mga kutsero, yung kumpanya na naghuhukay. Alam niyo kasi mga kutsero, ang problema po kasi dito sa kapag naipag-partner ka sa mga Chinese companies. Eh sila rin ho ang nagpapasok ng tao. So, yung Chinese company na kinuha mo, ang gagawin niyan, kukuha siya ng mga Chinese na dadalhin sa Pilipinas. In this case, sa barko. Kasi sila yung dredging . Dredging tsaka yung nagre-reclaim. So, ilalagay nila sa barko. Ngayon, hindi natin alam kung yung mga empleyado na yan, may dumaan sa vetting process. At may visa ba yung mga yan? Kasi, nasa tubig sila . Malamang sa malamang may visa naman sila kasi kailangan nilang bumaba. So malamang sa malamang may working visa yan. But who vetted for these people? Diba? At saka bakit hindi mga Pilipino ang kunin nila? Ba't hindi local talent? Alam nyo ba mga kutsero, nasa constitution natin yan. Kapag ikaw ay isang foreign company, ang una mong responsibilidad ay humanap ng local talent. Ibig sabihin, yung mga empleyadong kukunin mo, dapat mga Pilipino muna. Kapag wala kang makuha sa Pilipinas, sa akala lang kukuha ng foreign. So actually, ito yung sistema ng mga Chinese, no? Simula noon pa, nung panahon pa ni Digong, kapag mayroong project sa Pilipinas, lagi sila nagpapasok ng Chinese employees. So hindi ngayon natin alam kung saan ba, kung paano ba sila napasok dito, sino ba sila, anong pinagdadaanan, anong history nila. Miyembro kaya to ng People's Liberation Army, etc. etc. Kasi wala naman tayong wala tayong access sa kanila. So, yun ang gustong tanongin ni Congressman Erwin Tulfo. Na medyo agree ako dyan sa punto na yan. Lalo na nagsalita si PBBM sa kanya ho mismo galing na hindi nakitaan nila ng mga hindi magagandang sistema yung mga ibang applications for reclamation. Imagine presidente mismo magsasabi nung fact na yun. Kaya nga sabi ni ito naman syempre si Win Gatchalian, si Senator Gatchalian. Syempre tatay niya yun . Tatay niya yung project ng tatay niya yan . So sasabihin niya dumaan daw sa maayos na proseso yung kanilang project, yung proyekto ng tatay niya, sabi niya. Syempre, that's understandable, tatay mo yan . Sino ba namang hindi magtatanggol sa kapamilya niya, 'di ba? Ganun talaga 'yon. So, wag na natin masyado pansinin yung sinabi ni Senator Win Gatchalian. But ito ang comment ni sino ba to? Si Cincha Villar. Ayan, ito mahilig din to sa mahilig din to sa mga construction . Pero iba naman ang drama ng mga Villar, di ba? Hindi sila reclamation. Namimili sila ng lupa sa mga magsasaka, ganun. Ganun ang drama ng mga Villar. Anyway, good news daw 'yan, sabi ni Cincha Villar. Yung pagsususpinde ng reclamation, sabi ni Cincha. Sabi, I'm happy that President Marcos is suspending the reclamation in Manila Bay. This is good news to us who are afraid of the ill effect of reclamation which will cause massive flooding in our cities. Ang tindi-tindi na nga ng baha sa Pilipinas. Baka makadagdag pa yung reclamation na yan sa baha. Actually, meron doon pag-aaral na ginawa ang kampo
ni Cynthia Villar. Naghahanda na rin silang lumapit sa Supreme Court. Ganun kaseryoso si Cynthia Villar dito. Willing na silang lumapit sa Supreme Court. Dahil ang reclamation daw na ito ay magko-cause o magiging sanhi ng pagbaha na aabot ng 8 metro. Oh my God! 8 metro yan, guys. Ibig sabihin, more or less, ano, hanggang second floor? Third floor? Two-story building? O kulang pa yun? Two-story building? Baka kulang pa yung two-story building. Sabi niya, Senator Cynthia Villar yesterday warned that a 6 to 8 meter flood in Las Piñas City and other nearby areas could likely happen if the ongoing reclamation in Manila Bay reaches her hometown. 6 to 8 meters, guys. Ang taas niyan. Ang taas niyan. Kasi yung ano, yung usually yung mga two-floor at two-story houses, ano yan eh. Ang diferensya niyan 10 feet eh. 10 feet yung ground floor, tapos bago ka mag-second floor, 10 feet ulit. Ewan ko lang to, 6 to 8 meters, napakataas na ito. Ilan ba ang 1 foot? Sa isang metro, I think that's a 3-4 feet. If I'm not mistaken. 8 feet. Diyos ko, napakalalim na ito. Wala nang mabubuhay na ito. Para ka nang nag... Para ka nang nag-ano na ito. Yung ano, yung... Apocalypse. Yung mga ano, yung mga tsunami. Parang ganun na ang labas niyan. Anyway... Sabi niya, I'm taking them to the Supreme Court. If they don't revise their plan, we have no choice. Will I allow my hometown to be submerged in a 6-foot flood? If they continue with the reclamation in our part of Manila Bay, there will be no outlet of for our four rivers. It was predicted there will be 6 to 8 meters of flooding. 6 meters is equivalent to a 3-story building. Ayun na nga. 6 meters is equivalent to a 3-story building. Oh my God, napakalalim naman yan. 3-story building. Eh, mabubuhay pa ba niya? Baka, Diyos ko naman. Eh, kung mag 8 meters pa yan. Goodness. Ang scary naman nun. So, kung may ganun pag-aaral, I think, this would merit some form of study. Kailangan talagang pag-aralan kung dapat bang ituloy itong mga reclamation na to. Eh, napakatindi naman pala na epekto niyan. 3-story building na baha? May mabubuhay pa ba niyan? Also, legislated protected area daw yung lugar na i-reclaim. No? So, dapat hindi ginagalaw yan kung ano, protected area yan. We are entitled to a buffer zone of 3 kilometers provided for by the DENR. Which again begs the question, ano nangyari? Bakit naglabas ng permit ang DENR? It's so weird. It's so weird. Actually, may sagot dyan si Villar din ang may sagot. Ang sabi niya, DENR chief takot sa mga padrino ng Manila Bay Reclamation Project. Ayun, nangyayari pala. May padrino at natatakot si Secretary Yulo Loizaga dito sa mga padrino. Inihayag ni Senadora Cynthia Villar na takot si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa mga maimpluwensyang mga tao na nagtutulak para sa reclamation project sa Manila Bay. Not good. Kaya pala nakakitaan ni Presidente ng... kaya pala sinuspend. Kasi may ganito palang ganap. I talked to Secretary Loizaga about this eh. Medyo takot siya kasi ang mga magre-reclaim, mga influential sa Pilipinas, natatakot siya being secretary. Sabi doon niya, huwag ka matakot. Pag mali, mali. Kung tama, tama. Ay, madaling sabihin sa inyo yan kasi kaya niyo yung protective detail. Kaya niyong kumuha ng protective detail kasi. Kaya niyong kumuha ng security. Kaya niyong bumili ng mga mamahaling armored vehicles. Madaling sabihin sa inyo yan. Pero sa aming mga sampid, nakakatakot yan. Diba?
Ito nga, Secretary Yulo Loizaga na yan, ha? Mga medyo, mga nasa old rich. Oh, Yulo, Yulo pa lang. Oh. Natatakot na eh. Paano pa kami mga sampid? Diba? Diyos ko. Binanggit din ni Villar na 21 environmental compliance certificates ang inaprubahan para sa reclamation activities. Ito yung sinasabi ko. Environmental compliance certificate. Ito yung sinasabi ko na requirement ng DENR bago ka makapag-umpisa ng reclamation. Or kahit anong project that involves modifying the environment and the natural resources of a certain place. Kailangan mo ng ECC, Environmental Compliance Certificate. At ang alam ko dyan, bago ka bigyan ng ECC o Environmental Compliance Certificate, kailangan mo muna magsumite ng Environmental Impact Assessment. So, nakakapagtaka kung bakit humingi pa si Presidente ng karagdagang pag-aaral ng EIA, Environmental Impact Assessment. Mula sa DENR. Kasi alam ko talaga, binibigay na yan eh sa DENR bago mag-umpisa yung proyekto. We have issued 21 ECC to reclaim Manila Bay na ang pinakamaliit is 300 hectares. 21 times 300 hectares, ano yun? 7,000, 8,000 hectares of Manila Bay? Sabi ni Villar. 8,000 hectares ng Manila Bay ang ire-reclaim. My goodness. Napakalaki. Wala nang dagat. Wala na. Wala nang dagat. Yun na yun. That's it. My goodness. Feeling ko matutuloy itong ano, yung plano niyang magkaroon ng ano, Senate hearing. Feeling ko lang matutuloy itong Senate hearing niya na to. Kasi ang bigat na ano nito eh, ang bigat na topic. Kailangan maintindihan talaga to. Kung paano umabot sa paano pumayag ang DENR na maglabas ng 21 na ECC at kung bakit out of the 21, isa lang ang pumasa. Isa lang eh. Isa lang talaga eh pumasa eh. 'Di ba? Sa standards si presidente, 'di ba isa lang pinayagan niya? Bakit ganoon? Ba't may ganun drama? Okay, tapos. So yung 20 na yon lahat palyado. Ano nangyari sa DENR? Ba't kayo nagkaganyan? Wala masyado nagsusupport ng anti-reclamation except me. Ayan sabi ni Villar. Tapos sumundod naman si ARC ito, si JV ARC ito. Na siya rin doon nakasuporta sa anti-reclamation. Maganda. Dalawa kayo. Kasi kailangan nyo ng kakampi dyan. Sabi ni, nagsalita ng ano, DPWH. Sabi ni Bonoan, sinabihan na sila ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maliban sa permanenteng long-term solution, dapat rin umanong hanapan din ng short-term of agarang solusyon na maaaring gawin agad-agad para matigil ang matinding pagbaha sa Bulacan. Antindi naman kasi nung bahan. Ito yung recent na bagyo. Diyos ko, napakalala. Ang lala. Ang lala nung ano, nung nangyari. Hanggang Bewang, tapos yung Pampanga, hanggang Bewang din yata. Ibang kalsada, hindi na passable. Grabe kasi talaga yung nangyaring baha. It's probable, it's highly probable na nagbigay ng malaking contribution dito sa pagbaha ng Pampanga at Bulacan at Manila itong reclamation. Kasi ilang ilog kasi ang nadaan papuntang sa Manila, papuntang Manila Bay, di ba? Tapos naharangan pa yung... Tama yun, nag-iimbudo siya eh. Nag-iimbudong ganun. Pampanga, Bulacan, Sierra Madre, Arayat. Arayat ba yun? Arayat yata. Sierra Madre, Arayat. Siyempre may mga ilog yun. Magmi-meet sa gitna yun. Tapos yung gitna na yon, yung embudo na yon, pupunta yon ng ano, Manila Bay. Eh wala, eh paano lulusot sa Manila Bay na reclaim? Diyos ko.
Paano sila nabigyan ng 21 environmental na environmental certificate? At bakit pumayag ang PRA? Philippine Reclamation Agency. At pumayag? Kasi malamang binigyan din sila ng plano. At malamang alam din nila yung batas tungkol dyan. So, ba't kaya pumayag? Ano kaya naging usap-usapan behind the scenes? Huwag kayong ganun, Diyos ko. At the expense of every Filipino's lifestyle. Gusto nyo yun, nakalamang kayo. Huwag naman ganun. Lahat. Tapos yung mga ibang Pilipino, binabaha. Huwag naman sanang ganun, di ba? Wawa naman kami. Huwag ganun, guys. But anyway, so, ayan po ang isang topic natin for this video. Please don't forget to like, share, and subscribe po. Mag-subscribe po kayo dito sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right, so, bye everyone. See you next time. Bye.